Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Para po sa mga talagang mga legit na sumusubaybay sa lahat po ng uploads natin. Kahit na gaano kaiksi o gaano kahaba, ano. Kung maalala nyo, may letter dito na binasa ako na sabi ko, bakit parang letter to o open letter no ng isang letter sender natin no, na kung kanino niya yung pinapatungkol ay tungkol dun sa minahal niya. At minsan nakakatuwa no, kasi minsan di ba may mga kwento tayo dito na minsan sumasagot yung kusino yung kanyang kinuwento, minsan nag-letter din sa atin. At ito, alam ko ay ito ang sagot doon sa isang upload natin na ang pamagat ay love letter ni Humphrey, no? Dear Kuya E, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Kuya E. Hindi po ako mahilig makinig ng ganito at feel ko ay naboboringan ako. Ngunit isang gabi, ang kasamahan ko sa aming dormitoryo dito sa Pasay ay nakikinig siya habang kami ay nakahiga sa aming kanya-kanyang higaan ng nakikinig ang isa kong kasamahan sa trabaho at talaga naman nakuha mo ang aking interes. Ngunit ang di naglaon, ako ay laging nakikinig. Ngunit may isang kwento dito na talagang kumuha ng aking atensyon na talagang kilala ko ang taong nagpadala ng liham na yun. At hindi ako maaaring magkamali. Kaya naman, napagdesisyonan kong sumulat ng aking naramdaman sa taong nagawan ko ng kasalanan at malaki ang aking pagkukulang sa kanya. Itago mo na lang ako sa pangalang JL, 25 years old, katamtamang payat ang katawan at nasa 5'6 ang taas. Hindi naman ganun kapugian, ngunit hindi rin daw kapangitan. Marami ang nagsasabing cute daw ako at ako po ay tubong Iloilo. Galing sa istriktong pamilya, ngayon ay kasalukuyang nakipagsapalaran sa Maynila. Dahil ako ay kinuha ng aking nakakatandang kapatid upang dito magtrabaho at makapag-aral. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. Nakilala ko siya noong pandemya, noong nagtrabaho na ako. At sa isang pribadong kumpanya sa Alabang, doon ko siya unang nakilala. Kasama ang mga katrabaho niya, nakikita ko siya na laging nakangiti at masayahin. At kahit hindi ako nagyoyosi, pag nakita ko na ay magyoyosi siya, sumusunod ako upang makita siya. Ngunit masyado siyang bulag ata. At hindi niya ako nakikita. Kaya naman ang ginawa ko ay kinuha ko na pagkakataon na makausap siya ng personal sa smoking area. Hanggang sa dumating na naging magkaibigan kami sa Facebook. Nakapag-usap na kami Kuya E at doon ko nakilala. Masayain, sobrang bait. Grabe yung kabaitan niya. Isa yun sa dahilan kung bakit ko siya minahal ng lubusan hanggang sa lumipas ang buwan. Napagpasyahan kong umalis sa kumpanya na alam kong ikakalungkot ko. Kasi mahal ko siya noon. Mahal ko na siya noon. Ngunit wala akong magawa dahil pagod na rin ako. Ngunit sabi ko naman, makakapag-usap pa rin tayo. Hanggang lumipas ang taon, 2023, naging kami nga at ang saya-saya, sobra. Naalala ko pa, nakita kami noon at inaantay ko siya kahit matagal, okay lang. Aantayin ko ang taong mahal ko but yes, nalaman ng aking nakakatandang kapatid na nakikipagrelasyon ako sa kapwa ko lalaki. Opo, ang minahal ko ng palihim ay isang bakla Kuya E. Siya po si Pri, isang transgender. Team leader siya dati, sa dati naming kumpanya na pinagtatrabahuhan. Akala ko noon, bilang straight na lalaki ay hindi ko man lang naisip na magmamahal ako ng isang bakla. Naging kami po Kuya E, ngunit marami akong pagkukulang at pagkakamali sa aming relasyon.
Hindi ko siya naalagaan ng maayos at nabaliwala dahil nahiya ako sa mga tao na kapaligid. Oo, mali at maraming maiinis sa akin. Dahil mahal ko siya ngunit hindi ko siya magawang ipagmalaki. Kaya naman, napagdesisyonan kong makipaghiwalay. Maliman ang ginawa ko, ngunit pinagsisihan ko naman ang nagawa ko. Humphrey, mahal kita. Sobra-sobra. Hanggang ngayon, sinubukan kong tawagan at i-chat ka, ngunit nahihiya ako sa mga pagkukulang ko at higit sa lahat. Gustuin ko man, sana makasama ka, ngunit malaki na ang kasalanan ko sa iyo. Oo nga pala. Belated happy birthday. Opo, Kuya E, nag-birthday ang taong mahal ko nung araw na yun. At ikaw ay aking binati nung araw ng kaarawan mo. Nakita ko sa live mo. Nagkakasayahan kayo ng mga bago mong katrabaho sa bago mong kumpanya. Masaya ako na ikaw ay masaya sa kaarawan mo. Ngunit alam kong lahat ng kanta mo ay nasasaktan ako. Nakakatawa pa nga kasi ang gago ko. Mahal ko ngunit di ko kayang panindigan. Sorry Pri, pero mahal na mahal kita. Sobra. Ingat ka lagi dyan sa ibang bansa. Masaya kong masaya ka na. Alam ko, mahal na mahal mo ko noon at ngayon. Di ko manasuklian lahat ng mga kabutihan at pagmamahal na binigay mo sa akin. Isa lang naman ang mapapangako ko kahit lalaki ako. Nagmahal ako ng isang kagaya mo nang hindi humingi ng kapalit. Grabe ang taas ng respeto mo sa akin na hindi ka man lang humingi ng kahit ano. Kahit ang pagkalalaki ko ay hindi mo hinayaan na mabigay ko sa iyo kahit gustong gusto ko. Tunay ngang totoo, tunay na pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hanggang dito na lamang Kuya E, nagmamahal, JL. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo JL at maraming maraming salamat sa iyong letter. No, humihingi ng payo to si JL, tapos ang sinagot ko lang sa kanya parang ano, casual lang. Sabi ko lang sa kanya, kung mahal mo, bakit mo pinabayaan, di ba? Siyempre kung kahit anumang mga hadlang sa pagmamahalan o kung talagang mahal mo talaga ipaglalaban mo talaga o gagawa ka ng paraan o kahit na kumbaga kahit na sabihin natin na halimbawa sikreto mo na sa umpisa o kung ano man yung kahihinatnan nyo hanggang dulo ay hindi mo iiwan. Kaso natakot ka nga lang kasi nalaman ng kapatid mo. So ibig sabihin, kahit nga ba sabihin mong mahal mo siya, parang nasaktan mo pa rin siya. So ayun, nasan yung pagmamahal doon? Siguro hindi naman papatay ng kapatid mo si ano, 'di ba, si Humphrey, no? So sana man lang ay mas pinaramdam mo pa yung sinasabi mong pagmamahal mo. 'Yun. Anyways, muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.